guys, naglinis kami ng suso. 200 pesos na to lahat. Itong ano, wala pa dalawang kilo kasi 120 ang kilo. Sabi ko 200 pesos yung bibilihin ko. So ito na siya guys, nalinisan na. Ang paglilinis nito ay yan, tinatanggal yung pinakadulo ng suso. At magluluto kami ng pinatuyong gabi. Lalagyan namin siya ng konting sahog na baboy, baguong at suso. So ayan guys. Guys, ito nga pala yung laing na binilad namin. Ayan. Tuyo na siya guys. Ayan. So ibababa ko at kasi yung iba medyo malalaki pa, puputol-putulin natin guys. Gabi, oh. Magluluto kami ng laing. So susungkitin natin. Ito yung magandang bilarang guys. Bili kayo nito. Sa Shopee ko lang ito binili. So ayan. Parang di pa siya ganong tuyong-tuyo sis. So ayan, tatanggalin ko na po siya dyan. Siya guys, paghihiwalayin ko yung dahon. Dito ko ilalagay yung dahon. Tapos dito naman sa kabila yung sanga. So ayan, ayusin ko muna siya kasi mayroong mga malalaki. Ayan. Ayan. So kailangan natin siyang paliitin ng mga ganito. Mga ganyan lang. Ayan. So ayan. Magluluto tayo ng masarap na laing. Ayan guys, nabukod ko na yung pinakatangkay niya at ito yung dahon. So ayan, lulusoy na natin yung ating laing. Pinakulaan muna natin yung ating karne ng baboy. And then, ginisa muna na namin yung suso. Para mamaya, sa huli na siya ilalagay para hindi ma-overcook. So, dahil mahala ang ating sibuyas, gumamit kami ng onion leeks na may kasamang sibuyas. Grabe, napakaginto ng sibuyas. So, meron tayong bawang sibuyas, onion leeks, luya. Grabe yung tatlong pirasong sibuyas is 72 pesos na. Kaya, nagganto na lang kami. Hindi naman nagkakalayo ang lasa niya. Luya na rin to. Ginisa namin sa luya, guys. Luya, sibuyas, at bawang. So, ayan. Mamaya, isa na po natin yung pagluluto. Sabi ko sa inyo, guys, ayan, may kasama na siyang sibuyas. 10 piso lang to, guys. So, ayan. Kailangan maging wise tayo. Pero may tatlong pirasong sibuyas na ganun, is 72 pesos na. Eto bumili ako, 10 piso lang yan. May kasama na rin siyang sibuyas. Yan. Maliit lang. Halos malaki lang ng kaunti dito yung sibuyas na binibili ko. Is 72 pesos na yung tatlong peraso. So, ito na lang tayo sa onion leeks. Or onion leaves. Yan. Hindi naman nagkakalayo guys ng lasa yan. So, kailangan maging wise tayo sa pamimili dahil sa mahal ng bilihin ngayon. Importante may bawang tayo luya. May sibuyas. So, ayan. Nandito na rin yung aming gata. So, pinapiga namin. So, mayroon po akong binibilihan ng talagang maayos yung binibilihan ko ng gata. At malinis naman po yung kanilang pagpigaan. So, ito yung pangalawang gata. Ayan. So, ito yung puro. At gagamit tayo ng bagong halamang. Magpapasarap sa ating laing. Ay nasa probinsya, di ba? Para lang tayo nasa probinsya ko. Feeling ko nasa Bicol lang ako. So guys, kung gusto nyo malaman kung saan ko binili yung aking bilarang, eto po. Yan, kung saan ko to nabili tong bilarang. Napakahaba na ito guys. Ayan o. Oh. Ilang layer siya? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na layer. So hindi ko maano. So, ayan siya guys. Diba? Napakahaba niya. Tingnan niya yung e-bike ko. Isang apat na layer. Isa, dalawa, tatlo, apat. Pwede kayo magbilad ng kahit anong gusto nyo ibilad dyan. Hindi siya malalangawan. Isda, tuyo. Ayan. Kahit anong gusto nyo ibilad, hindi siya malalangawan. Yung mga noodles na gaya ng pansit bato, pwede nyo rin siya dyan ibilad. Tsaka,
di makakapasok yung langaw dyan. Ayan. Ito may zipper siya. Ang ganda ng zipper. Ayan. So, nabili ko to sa Shopee kung sino may gusto niyan. I-share ko yung link, guys. Ayan. Maganda tong bilara na to. Magandang gamitin. So, hindi na masyadong hassle maglagay-lagay sa bilao. Tapos, lalangawin. Tapos, pati pusa. Mananakaw ng pusa. Ito na. Safe yung ating pinatutuyo dyan. Ayan. So, may gusto, just comment down ng aking video at i-share ko po yung link. Guys, inilagay na ng kapatid ko yung inuna namin yung tangkay niya. Ayan, pagkatapos matuyo nung karne, medyo may tubig-tubig pa siya ng konti. Tapos inilagay niya na yung ano. Dahon. Kanya-kanya naman ang diskarte sa pagluluto ng lain. So, ayan. So, ayan, guys. So, pakukuluan muna natin sa pangalawang gata. Hindi muna pakukuluan sa... So, hindi na niya pakukuluan sa tubig. Pakukuluan niya na sa pangalawang gata. Ayan yung pangalawang gata. Lalagay niya na yung buong alamang. 10 piso yan, guys. Siyempre, maalat yung bagong alamang. Bago kayo maglagay ng pampaalat, titikman niyo muna. Kasi minsan yung bagong sobrang alat, titikman niyo muna. So, yan yung magsisilbing alat ng ating laing. So, takpan natin and then wait natin siya hanggang sama. Matuyo ng matuyo. Yan siya, guys. Ang chef ko ngayon na yung kapatid ko. Siya yung nagluluto. Ako lang yung taga-video. So, ganyan yung diskarte niya sa pagluluto ng lahi. So, may kanya-kanya naman tayo ng diskarte. Kasi ako minsan, ginigisa ko tong yung bagong alamang. Ginigisa ko yan, guys. So, pwede na naman po yung ganyan. Pwede rin yung wala nang gisa-gisa, dire-direkta na po siya. Pwede po yun. Ayan, guys. Pagkakulo niya, medyo mimpis na. No, nilagay niya na yung luya, bawang, at sibuyas. Tsaka kasabay na rin yung onion leaves. Or onion leaves. Ayan. So, takpan ulit natin hanggang sa medyo matuyo. Ayan, guys. Isusunod niya, ilalagay niya yung suso. Yan yung ating suso. So lang yan. So yan. Ito na yung ating suso. And then takpan na natin. Sinunod na niya na yung lagay pa siya ng onion leaves or onion leaves and then ilalagay niya yung purong gata. Yun na po yung purong gata. So yan, nilagay na niya yung purong gata. Ahayaan lang yung nating nang walang takip. Babayan lang po natin siya ng ganyan. Ang walang takip, pakukuluan. Sa mahinang apoy, kailangan mahina lang yung apoy, guys, kasi may tendency na matututong yung ilalim. And then, titimplahan niya ng seasoning.
wala kayo kung anong pampalasa yung ilalagay nyo, pwede pong Ajinomoto o yung tinatawag nating MSG. Pwede rin pong ano, pork cube. Yan pwede po kasi may pork din naman po yung gata natin. And then paminta. So yan, naglagay siya ng paminta. Patayaan po natin siyang kumulo yan hanggang sa medyo tumuyo yung gata. Pamamantikain natin siya, guys. Siling haba. Nalagyan niya ng siling haba. Tapos yung isang siling ni hiwa niya. Nalagyan niya ng siling haba. Dalawa pa po. Sili. Ayan, hinihintay lang yan, guys. Then, pabayaan lang yan ganyan. So, ayan siya, guys. Ayan, kumukulo-kulo na siya. Hindi natin siya hanggang sa medyo tumuyo at maglangis-langis yung ating rahi. So, ayan, guys. Sa puntong ito, okay na yan. Dahil nagugutom na ako. So, kung gusto nyo pang pagpatuyuin, pagmantikain, pwede nyo pa po siyang lutuin pa. Ayan. So, yan guys. Dahil anong oras na, gutom na kami. So, husgahan na po natin ang ating daing. Ito na po siya. Ayan. Sana may natutunan kayo sa aking video. Ang aking lahing recipe. Grabe, ang sarap ng lahing na. Guys, wow, excited na akong kumain. So, yung ating suso. Sagana siya, guys, sa tupa. Wow. Diba? So, pipiliin ko yung suso. Lagyan ko ng suso. So, para lang tayo na sa probinsya nito. So, pwede niyo pa po siyang patuyin pa yung talagang naghalos mantika na talaga yung ano makikita mo. Ayan, nakita niyo po, nag-oily-oily na yung ating laing. So, ayan guys, husga na po natin. Excited na ako. Ito po yung luto ng kapatid ko. Ayan, so ilawan natin. Diba? Sarap. Husga na po natin siya, guys. So, ayan guys. Yummy! Tikman na natin. Napakasarap ng ating laing. Yung sarap. Tignan natin itong suso. Matigas lang yung shell niya. Hindi kumpara po sa shell na nakukuha natin sa ilog. Sarap, guys. Ganyan sila pag nakakita sila ng pusa. Uy, see? Ay, sumasabay din eh. Ang ingay. Sabay ka kay Uno. So, yan, guys. Kanya-kanya naman tayo ng discard sa pagluluto pagdating sa gata, guys. Depende sa inyo. Top. Ano yung gustuhan niyo yung recipe nito?
At huwag niyo pong kalimutan like and follow po ninyo sa aking page para lagi kayong updated sa anumang nangyayari sa buhay ko o anumang i-upload ko, guys. Lagi kayong ma-update. Ang sarap. Sayang, guys. Kita-kits ulit tayo sunod kong upload. Bye! Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay ng aking channel. Bye, guys! Bye!